So, hi guys! Hi everyone! Hi my friends! Hi K-YouTuber! This is Kimidora Viana. So, masiraw dito no kasi umaga ako ngayon nagawa guys ng vlog kasi mamaya maggawa ako para mayroon tayong i-schedule na lang bang i-schedule kasi yun yung gawain ko. So, masilaw siya. And ito yung bago kong ginawa na flower. So, yan. Kaya nagtatago ako dito guys, no? So, hiyaan nyo na yun, no? Wala pa tayong ayos. Diba? So, shout out everyone. So, magbibigay tayo guys ng mga tips and kung ano dapat ang gawin nyo. I'm sure naman na gusto nyo na magkaroon ng baby guys na twins para isang bagsakan. So, ako, gustong-gusto ko din talaga dati pa na pag ako nagkaroon ng baby or ng anak, gusto ko yung twin or twins, diba? Para, para isang bagsakan lang ng paghihirap. Kasi mabilis lang kasi lumaki yung mga baby, diba? Yung mga babies na yan, mabilis lang sila lumaki. So, guys, mas maganda kung may lahi talaga tayo na, or both yun, may lahi ng twins, diba? May history sila ng twins sa side. Pero marami din na kahit naman may history silang ng twins, pero hindi pa rin nagkaroon ng twins yung anak nila. So, kung hindi mismo sa anak, sa mga apo-apo yun. Pero, ayon sa research ko, at saka mas malakas ang dugo ng lalaki kung siya yung may lahi ng twins kumpara sa babae. Pero marami naman din iba dyan guys na kahit wala ng mga lahi, is nagkaroon din ng twins yung anak nila or triplets, quadruplets pa nga yung iba kahit walang lahi. So, ito yung ibibigay natin na best 6 position to get pregnant twins baby. Okay. So, number 1 guys, ayon sa, disclaimer lang po, hindi tayo expert sa mga ito. Ito ay based lang sa mga nasa liksik natin. Ganun. So, kakain tayo or kayo, kung halimbawa may plan kayo na magbubuntis and then halimbawa may lahi nga na may mga na tawag yun, na twins, yung mga baby sa mga lahi, mas maganda kumain guys ng mataas na mga fruits na antioxidant like blueberries, any kind of berries na mataas siya sa oxidant, and din kumain din daw ng nuts, tapos ng broccoli. So, correct me if I'm wrong how to pronounce in English guys, kasi hindi naman tayo fluent ng English, okay? Kaya, ignore nyo na lang kung hindi nyo nagustuhan yung pag-pronounce ko ng English. So, problema na natin yun, diba? So, yeah, hayaan na natin. So, kung hindi nyo maintindihan yung English ko, wala na tayo dyan magagawa kasi ganun ako magsalita, diba? And, uminom ng folic acid. So, lahat naman ng mga buntis, kahit hindi nga nagbubuntis, is umiinom talaga ng folic acid. Pero ako, hindi ko gusto yung folic acid kasi amoy kalawang siya. Diba? So, alright. Dito na tayo sa mga best position, guys. Makati ng ilong ko, ano ba? Kaya kasi ligo, gising lang. So, number 1, guys, na tips na best position para sa twin, na magkaroon ng twin baby, is dog style or doggy. So, alam naman halos lahat ng mga ganyan. So, diba? Doggy style. Nangangati talaga ako, no? Di ko maintindihan. So, doggy, this is sexual position, could be your ticket to twins because it ensures deep penetration and therefore the sperm can be released close to the cervix. O, diba? Doggy style. Number 2 is woman on the top. So, matik po yun na si girl is nasa taas. Alright. This position helps in ensuring deep penetration, enable the sperm to be deposited very close to the eggs. Kung yung isa sa doggy is close to the cervix, ito naman is close to the eggs. Number 3 is missionary. Actually, parang di siya familiar sa akin ng mga missionary na iwan ko nga position na yan. So, number 3 is missionary. The oldest and of course, the intimate of position. So, tandaan nyo ha. This position puts the man on the top. The woman should ideally wrap her legs around the man's hips so that the semen is deposited. Parang yung babae is, nakahiga yung babae, syempre, nakahiga yung babae, tapos dito si lalaki. Ganun.
Alright. Oh, semen is deposited close to the reproductive system, making it easier to conceive twins. Oh. And there, number four, guys, is the anvil. So, ang hirap naman. Hindi siya sa, ano, sa akin, guys. The anvil. Here, the woman places her legs on the man's shoulder, therefore, allowing deeper penetration and helping the ejaculated semen to the really reach very close to the cervix. This in turn increase the chance of conceiving multiple babies. So yung paa ng babae is nakaano yung paa ng babae is nakasablay yata sa balikat, and din yung lalaki para siyang paluhod yung the advil, parang paluhod siya, iwan ko paano, basta paluhod, parang paluhod yung babae, pero yung dalawang legs ng babae ay nakasablay sa balikat ni lalaki, and then paampaluhod doon si lalaki. Ganun, basta yun na yun. So, alam nyo na yun. So, number 5, guys, is split position. This is position allows even deeper penetration, thereby allowing the sperm to be placed extremely close to the cervix. So, number 1 is doggy, number 2 is woman on the top, number 3 is missionary, number 4 is the anvil, and number 5 is split position. Okay. So, kahit naman, guys, is sabi ko nga na may lahi ng mga twins or whatever, so, magdasal pa rin tayo kasi hindi ibig sabihin na may mga lahi tayo is ipagkaloob pa rin yun ni God sa atin. Okay? So, pray lang tayo kung anong ibigay sa atin ni God. Ang mahalaga is mayroon tayong baby or mayroon tayong anak. Kasi marami din dyan na walang anak kahit lahat ginagawa nila pero hindi talaga sila binayayaan. So, pagdasal lang natin na healthy yung bigyan tayo ng anak na healthy, tayo maging okay yung pagbubuntis. So, yun lang naman yung the best. Tapos, kung halimbawa bigyan ni God ng twins, triple or quadruplets yan, so mas maganda, diba? So ito lang, guys, is mga basic lang to na ano. So alam ko madami pa tayo or madami pang ano dyan about sa mga pagbubuntis ng kambal. So ito lang ay ayon lang sa mga nasa liksing natin, no? Pagpasensyahan nyo na ang lola nyo kasi dito iba yung pwesto natin dito, nagtatago ako dito, diba? So that's it for today lang. That's it for today, guys. So, I hope na nakabigay na naman tayo ng tips about kung paano magkaroon ng pregnant na twin baby or kambal. So, this is Kimmy Dora Viana, guys. Bye-bye, everyone. Thank you, guys. Bye-bye, guys.